Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Arts 3, Quarter 4, Week 1. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay Finger Puppet. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo ang iba't ibang disenyo ng puppet na gawa sa Pilipinas at mahubog ang iyong kakayahan sa paggawa ng puppet. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa finger puppet. Nakakita ka na ba ng isang puppet? Saan ito karaniwang makikita? Ano ang iyong pakiramdam kapag nakakakita ka ng mga puppet sa isang palabas? Ang panonood ng mga galaw ng mga puppets ay talaga namang nakakaaliw. Nagbibigay ito ng saya lalo na sa mga bata. Tunay nga na nakamamangha ang kanilang mga galaw dahil sa galing ng mga nagpapagalaw nito na para bang totoo ang isang puppet. Ano nga ba ang puppet? Ang puppet ay isang bagay na karaniwang kahawig ng isang tao, hayop at iba pang figura. Ito ay karaniwang minamanipula ng tao o tinatawag na puppeteer na siya ring madalas na nagsasalita sa tinig ng karakter ng puppet. Karaniwan nilang ginagamit ang kamay sa paggalaw ng mga puppet. Ito ay mga sinaunang anyo ng tiyatro. Ilan sa mga tiyatrong gumagamit ng puppet dito sa Pilipinas ay ang Tiyatro Mulat at ang Anino Theater Group. Maraming iba't ibang uri ng puppet ang ginagawa mula sa iba't ibang materyales. Kaya naman, ang mga bata ay namamangha sa likod ng sining ng paggawa ng mga manika o tau-tauhan. Ang mga puppet ay may iba't ibang uri. Pag-aralan natin ang iba't ibang uri ng puppet. Finger Puppet. Ito ay isang simple at maliit na uri ng puppet na umaangkop sa daliri. Sock Puppet. Ang sock puppet ay isang uri ng puppet na pangkamay at karaniwang yari sa medyas. Ito ay kinokontrol gamit ang isang kamay na sumasakop sa loob ng puppet at gumagalaw sa paligid. Hand Puppet. Ang hand puppet ay katulad ng isang puppet sa kamay, ngunit mas malaki at karaniwang yari sa foam at tela. Rod Puppet. Ang rod puppet ay minamanipula gamit ang patpat na kinokontrol ang paggalaw ng ulo, kamay at paa ng puppet. Giant Puppet. Ang giant puppet na ito ay kasinlaki ng tao na gawa sa foam at karaniwang yari sa fiberglass ang ulo nito. Ang kumokontrol nito ay nasa loob ng puppet. Stick Puppet. Ang stick puppet ay yari sa karton at patpat. Ang pagkontrol nito ay sa pamamagitan ng patpat. Shadow Puppet. Ang shadow puppet ay yari sa karton at patpat. Ngunit ang pagpapagalaw nito ay sa likod ng puting tela na iniilawan sa likod ng puppet. Black Theater Puppet. Ang puppet na ito ay yari sa foam, lubid, tela at nilamnan ng ibang bagay. Ang buong katawan nito ay nakokontrol. Ang mga gumaganap na puppeteers ay nasa likuran na gumagamit ng itim na ilaw upang magliwanag ang disenyo at kulay ng puppet. String Puppet. Ang string puppet ay yari sa kahoy o goma at ginagamitan din ng tela, PC at maliit na kawad. Ang PC ay nakalakip o nakatali sa puppet na siyang nagpapagalaw ng ulo, kamay, binti at paa ng puppet, dahilan kung bakit tinawag itong string puppet. Ang mga puppeteers ay nasa itaas ng improbisadong entablado. Ayan,
nalaman mo rin ang iba't ibang uri ng mga puppets. Ngayong nalaman natin ang mga iba't ibang uri ng puppets, ay dumako tayo sa unang pagsasanay. Suriin ang mga larawan sa hanay A. Itambal ito sa uri ng mga puppets sa hanay B. Handa na ba kayo mga bata? Una, anong uri ng puppet ang nasa hanay A? A. Giant puppet, B. Shadow puppet, C. Finger puppet, D. Rod puppet, E. String puppet. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang nasa larawan ay E. String puppet. Pangalawa, anong uri ng puppet ang nasa larawan? A. Giant puppet, B. Shadow puppet, C. Finger puppet, D. Rod puppet, E. String puppet. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang larawang ito ay D. Rod puppet. Pangatlo, anong uri ng puppet ang nasa larawan? A. Giant puppet, B. Shadow puppet, C. Finger puppet, D. Rod puppet, E. String puppet. Anong tamang sagot? Magaling! Ang uri ng puppet na ito ay A. Giant puppet. Pang-apat, anong uri ng puppet ang nasa larawan? A. Giant puppet, B. Shadow puppet, C. Finger puppet, D. Rod puppet, E. String puppet. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay C. Finger puppet. Panglima, anong uri ng puppet ang nasa larawan? A. Giant puppet, B. Shadow puppet, C. Finger puppet, D. Rod puppet, E. String puppet. Anong tamang sagot? Magaling! Ito ay isang B. Shadow puppet. Ang puppetry ay isang anyo ng pagganap gamit ang puppets na nagpapakita ng iba-ibang karakter. Ang paglikha ng puppet ay kasiya-siya. Maaaring gumamit ng mga patapong bagay o mga recycled materials na matatagpuan sa iyong tahanan. Ang elemento ng sining katulad ng mga hugis, mga kulay, mga tekstura ay maaari ring gawin sa paglikha ng puppet. Para naman sa panghuling pagsasanay, buuin ang talata. Punan ng tamang salita ang bawat patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang mga salitang pagpipilian ay finger puppet, pinakikilos, daliri, tau-tauhan. Umpisa na nating basahin at sagutan. Ang finger puppet ay isang uri ng maliit na manika na nakadikit at pinakikilos ng daliri sa kamay na nagsisilbing tau-tauhan sa drama o kwentuhan. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan! Ang puppet ay isang bagay na karaniwang kahawig ng isang tao, hayop at iba pang figura. Ito ay karaniwang minamanipula ng tao o puppeteer na siya ring madalas na nagsasalita sa tinig ng karakter ng puppet. Karaniwan nilang ginagamit ang kamay sa paggalaw ng mga puppet. Ito ay mga sinaunang anyo ng teatro. Ang mga uri ng puppet ay finger puppet, sock puppet, hand puppet, rod puppet, giant puppet, stick puppet, shadow puppet, black theater puppet, at string puppet. Ayan mga bata, marami ba kayo natutunan sa ating aralin? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang arts ay finger puppet. Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!